Hello! Magandang umaga, dito na naman tayo ulit dito sa My Parallel Universe. For today, feature natin yung mga floating plants na nandito ako na meron tayo dito sa maliit na backyard natin, guys. And umpisahan natin dito sa tinatawag nating, I'm not sure, Sylvana or Sylvania. And these are floating aquatic plants. Yung purpose ng floating aquatic plants is to minimize the direct heat of the light galing sa sun papunta sa tank mo or sa any enclosure mo. Kasi natatrap nila, kasi parating yung light, natatrap nila dyan. So, hindi mapipenetrate yung araw sa ilalim. So, nakakatulong to to less algae na magkakaroon yung tank mo or pond mo. Kasi nga, natatrap niya yung sunlight. So, yan yung purpose ng floating ng mga aquatic plants. Ang ganda, oh. Ang ganda, no? So, next na naman yung feature natin is yung tayo dito. Yung hair grass. Yan. Then ito yung hair grass. Sorry, hair grass. No, it's not hair grass. It's called frog beets. Yan, frog beets. Yan, yan ang frog beets. Yan, ito yung frog beets. So, sa lalim, may mataas yan. May mataas na yung mga roots. Yan o. Yan siya sa likod. Mag-extend yung mga roots niya. Yan o. Yan yung roots niya. Is napipenetrate sa ilalim. Yan o. Maganda siya for sa mga isda niyo kapag nagbe-breed. So may matataguan yung mga fry ng fishes, doon sila magtatago. So again, yun yung link protection din nila para ma-minimize yung pond mo sa direct heat ng sunlight. So yan yung purpose. Okay. And then meron pa tayo dito yung amunta ko yung pangalan yung isa. Dalawa lang ata yung meron tayo dito, I think. Yeah, yun. Yan lang, sishare ko lang yung dalawang floating plants na nandito tayo ngayon. Itong Sylvana. Yan. Yan. Tsaka yung tinatawag na frog beets. And thank you so much. Thank you so much for joining. This is just a short video. Salamat sa panonood. I'll give you more update regarding my aquatic plants here. So stay tuned. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And we're growing. Thank you so much, 8,000 followers, 8,000 subscribers. Thank you. God bless everyone. And yeah. Thank you. Maraming salamat po. Yun lang muna yung share ko today. Have a great day, everyone. Bye for now.